Ito na guys, pag-usapan na natin itong isang bagay na tinatanong sa akin, ano? At sir, babawi ba si Rolando D? Sino man pwede natin pagtapat dito kay Wycoco? Sweet as chocolate, mamatindi pala itong si Wycoco bro. At itong si Rolando D, pare, may banat na naman. Nako, hindi na yata ito matatapos ha. Pero pag-usapan muna natin kung ano ba itong banat ni Rolando D at pwedeng itapat dito kay Wycoco. Powcast Sports. If you're new here, don't forget to subscribe and hit the notification bell. So, natapos na po ang laban at well, sabi nga nila, tanggapin na natin ating pagkatalo. Talagang mamamatindi pala itong si, ano, si Allen Wycoco. At maganda yung galawan talaga, no? Napaisip tuloy ako, sino kaya pwede natin itapad dyan sa legal na Kamao team? Eh, alam ko, gusto bumawi niyan, ano? At siguro, ang una kong sasagutin sa inyo, ano bang pwedeng gawin ni Rugby Boy muna? Siguro, papagaling muna si Rugby Boy. And kumbaga relax muna, medyo mainit kasi yung ulo eh. Iba klase kasi trash talk itong si ano, si walang pakialam talaga to si Rolando D. Speaking of that, hindi pa po tapos. Pagkatapos ng masakit na pagkatalo sa kamay ng kanyang bata, ito no, medyo talagang medyo na nabugbog po si Rugby Boy at napabaksak siya ng ilang beses, talagang wala pa rin tigil ano. Pagkatapos ng laban, nag-post pa pala yung ano. Pagkatapos ng laban na yon, syempre si Rugby Boy medyo mainit pa si Rolando D, talagang binanata pala. Tapos may pinos, ito yung pinos niya oh. Sabi ni Rolando D, the first BKB belt of URCC is now with the incredible team. Okay yan ha. Pero ito, talagang nag-bumanat. Sabi niya dito, sana eye-opener na ito sa inyo. This game has levels. Hindi ibig sabihin nanalo na si Rugby Boy sa mga tanga. Kaya niya manalo sa magaling talaga. Ay nako, mga tanga pala yung mga tinalo ni Rugby Boy. Ayan ay according kay Rolando Gabriel D. Gusto pa niya akong labanan, pinagulong-gulong siya ni Allen kanina at binasag mo nga niya. Wala na siyang nagawa. Hindi siya high-level athlete. Lalong-lalo na, malayo siya sa pagiging magaling. Malayo siya sa akin. Nako ha, may patama na naman. Magkaiba ang pagyayabang sa pagsabi ng katotohanan. I will go live tomorrow. See you. Good night. Aba talaga Rolando D, iba talaga. Di ko alam kung anong mangyayari ngayon, pero hindi pa ito tapos. Kaya naman naisip ko, no, sabi ko, of course Rugby Boy, he needs to work on his stamina and his conditioning. Pero meron akong parang kita sa team legal na Kamao na pwedeng itapat dito kay Wycoco eh. Nabanggit na rin ito ni Coach G. Baka ito pwede. Total, pinagbigyan naman ni Rugby Boy, kasi si Rugby Boy naka ilang panalo sa URCC, tapos belt kagad si Wycoco. Magandang laban naman. Pero sa tingin ko, kung meron, baka ito pwede itapat, no? Pwede kaya ito? Ayan, no? Kilala nyo ba yan? Si Coach Sunny, baka pwede yan kay Wycoco. Tingin ko lang pwede, no? Magaling boksingero din ito, so mukhang interesting fight for the belt. Yan kung papayag ang URCC. Sa aking pananaw lang, no? Pero let the team the incredible cherish their win. At sabi nga nila sana maging eye-opener. Pero tingin ko lang, ano? Sigurado di pa tapos itong laban na ito. At abangan na lang natin ang susunod na kabanata. At tanong ko lang sa inyo, pakisagot na maayos, pwede ba itong si Coach Sunny dito kay Alan Wycoco? Yan, sagutin niyo.